Matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Timog Amerika, ang Peru ang ikatlong pinakamalaking bansa sa kontinente. Ang teritoryo na bumubuo sa Peru ay tahanan ng ilang sinaunang kultura, kabilang ang sinaunang Inca Empire, na nakakaimpluwensya pa rin sa karamihan ng kanilang kultura ngayon. Magandang araw, welcome sa Barkada Playlist. Sa video natin ngayon ay alamin natin ang 12 kakaibang bagay na sa bansang Peru mo lang makikita. Pero bago yan ay huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga content natin sa future. Number 1, mahigit sa 70% ng populasyon ng alpaka sa mundo ang nakatira sa Peru. Ang miyembrong ito ng pamilya ng kamelyo ay nakatira sa Peruvian Andes Mountains, na tumatakbo sa buong kanlurang baybayin ng South America. Ang pagbebenta ng alpaca meat at textile fiber ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng humigit kumulang 150 pamilya sa Peru. Ang alpaca wool ay may 12 natural na kulay, at itinuturing na isa sa pinakamagandang tela sa mundo. Number 2, mga tao na nakatira sa mga lumulutang na isla na gawa sa tambo. Sa kanlurang bahagi ng lawa ng Titicaca, ang mga taga-Uros ay lumikha ng sarili nilang mga lumulutang na isla mula sa mga tambo ng halaman ng Totora, na tumutubo sa lawa. Ang mga naninirahan sa mga isla ay nagtatayo pa ng kanilang mga bahay at bangka mula sa planta ng Totora. Number 3, pinagmulan ng patatas. Unang natuklasan ng mga Peruvian ang mga ligaw na patatas sa baybayin ng lawa ng Titicaca mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas. Makakakita ka ng mahigit 4,000 uri ng patatas na tumutubo sa kabundukan ng Peru na iba't ibang hugis at kulay, mayroong kulay asul, dilaw, rosas at lila. Kung bibisita ka sa Peru tuwing May 30, maging handa na kumain ng maraming pagkain gawa sa patatas. Ito ay ang tinaguri ang National Potato Day. Number 4, ang Peru ay tahanan ng isa sa 7 Wonders of the World. Bawat taon, humigit kumulang 1.5 milyong tao ang naglalakbay sa Peru upang bisitahin ang archaeological site na Machu Picchu. Ito ay pinaniniwalaan na isang mahalagang lugar sa kasaysayan ng Incan. Matatagpuan sa mahigit 2,000 metro sa ibabaw ng antas ng dagat sa Andes Mountains, ang site ay umaabot ng mahigit 5 milya at nagtatampok ng higit sa 3,000 stone steps. Ang Incan Empire ay nasakop ng mga kolonyalistang Espanyol noong ika-16 na siglo, at ang mga labi ng sinaunang lungsod ng Machu Picchu ay nawala sa loob ng mahigit 400 taon, ngunit ang wikang Inca na Quechua ay sinasalita pa rin ng 8 milyong tao. Number 5, sinaunang sining ng pagsasaka ng asin. Wala pang 50 miles mula sa Machu Picchu, na nakatago sa Sacred Valley, maaari mong bisitahin ang Mara Salt Mines. Unang itinayo mahigit 500 taon bago ang Inca Empire. Ang sering ito ng mahigit 3,000 saltwater pond ay konektado ng isang underground network ng mga kanal. Habang sinisingaw ng araw ang tubig, ang nalalabing asin ay kinukuha ng mga miyembro ng 600 lokal na pamilya na nagmamay-ari ng mga pool. Number 6, ang Amazon River ay nagsisimula sa Peru. Sa kabuuan na wala pang 4,000 miles ang haba, ang Amazon River ay ang pangalawang pinakamalaking ilog sa mundo. Simula sa mataas na bahagi ng Peruvian Andes Mountains, ang Amazon River ay umaabot sa Peru, Colombia, at Brazil bago tuluyang kumonekta sa Atlantic Ocean. Ang Amazon River at ang nakapalibot na kagubatan ay tahanan ng libu-libong species ng mga hayop, ibon, reptilya, isda, at insekto, na may mas maraming species na natutuklasan bawat taon. Ang ilang kilalang nilalang na tumatawag sa Amazon River na kanilang tahanan ay ang birding anaconda, ang itim na kaiman, electric eel, higanteng otter, piranha, at ang pink river dolphin. Number 7, ang Peru ay kilala sa mga pagkain nito. Kung gusto mo ng isda, dapat mong subukan ang ceviche, ang pambansang ulam ng Peru. Ang Peru ay kilala sa maraming masarap na pagkain na nagkaroon ng malaking impluwensya sa cooking industry sa buong mundo. Sa katunayan, ang Lima, Peru ay ang tinaguri ang gastronomic capital ng South America. Ibig sabihin kilala ang Peru sa pagkakaroon ng masarap na mga pagkain. Mag-ingat ka lang kung may nag-aalok sa iyo ng ulam na tinatawag na poy. Ang ulam na ito ay inihaw na guinea pig, at ito ay itinuturing na isang delikasi ng bansang Peru. Inihahain ito ng buong buo ang mga binti at paa. Number 8, Peruvian Ponchos. Orihinal na idinisenyo para sa kanilang functionality,
ang mga ponchos ay naging bahagi na ng kultura ng Peru mula pa noong 2000 BC. Ang isang tradisyonal na Peruvian poncho ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan bago matapos. Kabilang dito ang pag-ikot at pagtitina ng lana, karaniwan ay balahibo ng alpaka, at pagkatapos ay hinahabi ito sa makulay, magandang mga pattern. Number 9. Ang Peru ay may kulay bahaghari ng mga bundok. Mataas sa kabundukan ng Andes Mountains, 16,000 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat matatagpuan ang Viniconca Mountains, na kilala rin bilang Mountain of Seven Colors. Karaniwang tinutukoy bilang Rainbow Mountains, kamakailan lamang nang natuklasan ang maraming kulay na landscape noong 2015 nang matunaw ang snow na tumatakit dito dahil sa tumataas na temperatura. Ang mga bato na nakita sa ilalim ng yelo ay may guhit na mga kulay tulad ng maroon, gold, turquoise at lavender. Bawat taon tinatayang humigit kumulang 1,500 na turista ang naglalakas loob na umakyat sa bundok, kahit na masama ang lagay ng panahon upang magkaroon ng pagkakataong makita ang napakagandang tanawin na ito. Number 10, the Nazca Lines. Isang misteryo na nakaukit sa disyerto, ang Nazca Lines, na nakaukit sa disyerto ng Peru, ay napakalaking juglife na naglalarawan ng iba't ibang hayop at hugis. Ang layunin sa likod ng mga disenyong ito sa disyerto ay nananatiling isang misteryo. Ang mga napakagandang discovery na ito ng mga arkeologo at istoryador ay hindi pa rin maipaliwanag sa loob ng maraming dekada at hanggang sa ngayon. Number 11, Pisco Sour, pambansang inumin ng Peru. Ang Pisco Sour, isang cocktail na gawa sa pisco na isang grape brandy, na may sangkap na katas ng kalamansi, puti ng itlog, at mapait na pampalasa, ito ang pambansang inumin ng Peru. Ang kakaibang timpla ng lasa nito ay nakakuha ng atensyon ng international market, at naging paborito ito lalo na ng mga mahilig sa cocktail. Number 12, Inti Raymi, ang pista ng araw, ang Inti Raymi, o ang Festival of the Sun, ay isang engrandeng pagdiriwang na ginaganap sa Cusco, na nagpaparangal sa Inca Sun God na si Inti. Ang makulay na pagdiriwang na ito ay nagpapakita ng tradisyonal na musika, sayaw, at mga ritual na nagbibigay ng isang sulyap sa mayamang kultura na pamanan ng Peru. Tunay na napakasagana ng bansang Peru pagdating sa mga likas na yaman at magagandang tanawin. Kung ikaw ang tatanungin, kaibigan, gusto mo rin bang makarating sa bansang Peru? I-comment down below ang iyong sagot. Maraming salamat sa panunood. This is your Kuya Ems from Barkada Playlist. Keep safe always, God bless.